Hello Kids! Hello Kids! Andito na naman tayo sa Go Kids Online Worship. Oh, sinong nakatatanda ng pangalan ko? Good job! Ako nga pala si Ate May. Oh, parami na ng parami ang mga batang kasama natin ngayon sa ating online worship. Panatilihin natin to, kids! Pero bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa magandang araw na ibinigay niyo sa amin. Patnubayan niyo kami sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. O kids, alam kong handang-handa na kayong kumanta at makinig ng kwento natin ngayon. Tara na! Magic, gagawa ako na magic ngayon. Hi, Daddy! Magma-magic trick tayo ngayon. Ito na. Abracadabra! Magpakita na! Yes! Ang galing ko talaga! Isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa, Teddy, ha? Isa pa. Abracadabra! Isa pa, ha? Isa pa. Abracadabra, kadabra! Mawala ka! Oh, nakakainis! Dadas! Oh, bakit parang masama yung loob mo? Sabi kasi nung magician sa YouTube na napanood ko, gawin ko lang daw yung mga steps at magagawa ko rin yung mga nagagawa niya. Nako, huwag kang maniniwala doon, Dadang. Hindi yun totoo. Gumagamit lang sila ng mga pandaraya. Pero, sabi niya, kapag sinabi ko daw yung magic word na abracadabra, magagawa ko na daw. Hmm? Teka, bakit hindi kaya tayo sabay na magsaliksik sa Biblia? Kung saan may totoong kwento na totoong nangyari. Gusto mo ba makinig? Oo naman! Isang araw, dinala ni Jesus si Pedro, Santiago, at Juan sa tuktok ng isang napakataas na bundok. Nang makaakyat sila sa tuktok ng bundok, sila lamang ang tao doon. At isang kamangha-manghang pagbabago ang dumating kay Jesus. Ang kanyang mukha ay naging maliwanag na nagniningning katulad ng araw.
Tingnan mo! Ang kanyang mukha ay napakaliwanag at makintab! At ang kanyang mga damit ay naging nakasisilaw na kulay puti. Wow! Santiago, tingnan mo ang kanyang damit, nakakasilaw na kulay puti. Pagkatapos ay nakita ng tatlong disipulo na si Jesus ay nakikipag-usap sa dalawa pang tao. Hala, teka lang! Si Moses at Elias ba yun? Wow! Paano nangyari yun? Nagsalita si Pedro at nagsabi, tingnan nyo! Mabuti at lahat tayo ay narito. Nice mo? Gagawa ko ng tatlong mga tolda. Isa para kay Moises at isa para kay Elias. Siyempre, isa para sa iyo, Jesus. Pagkatapos na mangyari ang lahat ng ito, isang maliwanag na nagniningning na ulap ang ipinakita at tinakpan ang mga ito. Mula rito ay isang tinig na nagsabi, ito ang aking minamahal na anak, kinalulugdan ko, makinig kayo sa kanya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot, kaya sila ay nagpunta sa lupa at nagtago. Ah! Nakakatakot! Lumapit si Jesus sa kanila at tiniyak sa kanila at sinabi, kayo ay magsitayo, okay lang yan, huwag kayong matakot. Pagkatapos nang lumingon sila, wala silang ibang nakita kundi si Jesus. Hala, saan napunta ang mga lalaki? Hindi ko alam, ito talaga ay nakakamangha. Nang bumaba sila sa bundok, ay pinaalalahanan sila ni Jesus. Huwag ninyo sabihin kaninuman ang tungkol sa inyong nakita hanggang sa makita ninyo ang anak ng tao na bumangon mula sa kamatayan. Pagkatapos ay tinanong ng mga disipulo si Jesus. Parang sinabi ng mga guro na kautusan na si Elias ay kailangan mauna? Si Elias ay talagang darating. Sagot ni Jesus. At ihahanda niya ang lahat. Ngunit sinasabi ko sa inyo na si Elias ay dumating na. Hindi siya nakilala ng mga tao, ngunit tinrato siya ayon sa gusto nila at sa katulad na paraan na ang anak ng tao ay magdurusa sa kanilang mga kamay. Pagkatapos ay naunawaan ng mga disipulo na nagsasalita siya tungkol kay Juan Bautista. Sa loob ng maraming taon, ang mga tao ng Israel o ang mga Hudyo ay matiyagang naghihintay sa ipinangakong Mesiyas. Isang tao na ililigtas sila mula sa kanilang mga kaaway at bibigyan ng kapayapaan ng kanilang bansa. Inisip ng ilan sa kanila na ang kanilang tagapagligtas ay isang ordinaryong tao lamang, ngunit hindi nila alam na ang ipinangako sa kanila na tagapagligtas ay ang Diyos mismo, na naging isang tao at ang kanyang pangalan ay si Jesus. Iyon ang dahilan kung bakit nagpunta si Jesus sa bundok kasama sina Pedro, Santiago at Juan. Pinakita niya sa kanila ang kanyang tunay na pagkakakilinlan, na siya ang tagapagligtas na matagal na nilang hinihintay at siya ay hindi lamang isang ordinaryong tao, ngunit siya mismo ang Diyos. Ang kanyang misyon ay hindi lamang upang mailigtas ang Israel sa kanilang mga kaaway, kundi ang iligtas sila at ang buong mundo mula sa sumpa ng kasalanan. Mahal tayo ng Diyos na iniwan niya ang langit upang mamatay para sa atin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Matapos na siya ay mabuhay mula sa mga patay, nangako siyang babalik muli at gagawing tama ang lahat. Kita nyo? Ang mga bagay na nakasulat sa Biblia ay hindi lamang isang bahagi ng kasaysayan o isang alamat na mahirap paniwalaan, ngunit ang mga kwentong iyon ay totoo at hindi lamang ang Israel, kundi ikaw at ako rin ay sangkot dito. Ikaw ba? Handa ka bang manampalataya, maniwala kay Jesus at maging bahagi ng magandang kwento ng Diyos? Kung ako ang naroon sa bundok kasama si Jesus, matatakot din ako at hindi ko maisip kung anong gagawin ko kapag nagsalita na ang Diyos. At ang swerte ni Pedro, Santiago at Juan dahil nakita nila kung paano nagbago ang itsura ni Jesus.
Tama ka, Dadang. At alam mo ba, sila'y naging mga makapangyarihang saksi ni Kristo nung sila'y nabubuhay pa hanggang sila ay mga namatay. Hindi ko na kailangan sundin yung magician sa YouTube. Bakit? Kasi hindi naman totoo lahat ng ginagawa niya. Ang kailangan kong sundin at paniwalaan ay si Jesus dahil siya ang gumagawa ng mga totoong bagay. Sang-ayon ako dyan! Bible verse natin ngayon, kids, ay matatagpuan sa Luke 9:35. And the voice came out of the cloud saying, "This is my beloved son. Hear him." Sa mga bata, Luke 9:35. And the voice came out of the cloud saying, "This is my beloved son. Hear him." Isa pa mga bata, sundan niyo ako. Luke 9:35. And the voice came out of the cloud saying, "This is my beloved son. Hear him." Good job, kids! Inaasahan ko na madali niyong masasaulo ang ating Bible verse ngayon. Bago tayo magtapos, ano nga pala ang kwento natin ngayon? May natutunan kaya kayo ngayong araw na ito? Good job! So, mga bata, magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Huwag niyong kakalimutan na mag-imbita ng inyong mga kaibigan dito sa ating online worship. Pero bago tayo magpaalam, ano nga ang ating gagawin? Tayo ay manalangin. Okay, tayo'y manalangin, kids! Panginoon, salamat po sa natutunan namin ngayong araw na ito. Gawin mo po kaming mabuting bata at sumusunod sa iyo. Salamat po, in Christ's name, Amen. O kids, paano ba yan? Oras na ng ating pamamaalam. Magkita-kita tayong muli sa susunod. Paalam!